Kumusta mga brad? Napakadami pang motor sa ibang bansa na hanggang ngayon hindi pa din nadala dito sa Pilipinas. Kung ano man yung mga rason nila, sino lang ang nakakaalam. Katulad na lang sa brand na Honda. Napakadami pang motor nila ang available sa ibang bansa pero hindi available dito sa Pilipinas. Isa na nga po dito yung motor nila na Honda SH. Itong motor na ito sikat na sikat sa European country. Bukod kasi sa napaka-luxurious na datingan niya, matibay at matipid din siya sa gasolina. Kaya karamihan ng mga tao doon, binibili siya. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, alam ko yung ilan sa inyo wala talaga idea pagdating sa motor na ito or kung nag-i-exist ba ang motor na ito. Kasi nga hindi naman siya available dito sa Pilipinas. Pero doon nga po sa European country, sikat na sikat po ang motor na ito. At ngayon nga po magtatapos ng 2023 at papunta na sa 2024, naglabas po ang Honda ng panibagong version or updated model. At itong motor nga po na ito, talagang kakaiba yung datingan niya. Yes po, kakaiba yung datingan niya. Kasi nga transparent po siya. Kung titignan mo siya, kitang-kita mo talaga yung panloob niya. I mean, makikita mo talaga yung nasa loob ng kaha niya. Na kung atin nga pong iisipin, unique talaga siya. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano nga pang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya. Kaganda. So ito nga po ang bagong-bagong Honda SH125i Vetro version na mayroong 124.5 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 bulbs, powered by ASP Plus or Enhanced Smart Power Plus. Nang ibig nga pong sabihin malakas na makina at the same time matipid po sa gasolina. Naka-program fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang compression ratio 11.5:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa mayroong 12.8 horsepower, 8,250 RPM, 11.4 Nm of torque at 6,500 RPM. Na ayon nga po sa mga tao na kagamit sa motor na ito, ito daw po ay kayang tumakbo sa bilis ng 104 km per hour. Huh? Pero syempre kapag dinala sa Pilipinas yan, panigurado aabot ng 120 kph yan. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 7 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 44.6 kilometers per liter. Matipid na po yun. Ang sukat ng kanyang gulong 100x80x16 sa harap at 120x80x16 naman sa likuran. Parehas na po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Ang malupit dito, parehas na po itong may ABS. Naka-dual channel ABS na po siya. Ang kanyang seat height ay may taas sa 799mm at 142mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 136.5kg. So para nga po sa isang 125cc na scooter, mabigat po yun. Pero isa lang din naman po ang ibig sabihin nun, matitibay yung frame na ginamit sa kanya or baka makapal yung bakal niya. Para kung sakaling tumatakbo siya, hindi siya magkakaganito. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka full digital. Syempre katulad dun sa ibang mga scooter, ito po ay naka smart key system na. Naka keyless na po siya. Syempre hindi rin po mawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port na para kahit saan ka nga po pupunta, hindi ka na mga ngamba na baka malubat yung cellphone mo. Eh kasi nga, manonood ka pa ng Cornhub. At present nga din po sa motor na ito ang walang kamatayang ISS or idling stop system. So sa 51,000 pagkakataon nga po, uulitin ko na naman to. Ito nga po yung mekanismo na kapag nakahinto ka sa isang traffic light at hindi mo pinihit yung silenyador sa loob na 3 or 5 segundo, kusa nga pong mamatay ang makina sa motor mo. At pihitin mo lang din siya pabalik, kusa na rin siya nga andar. At ang isa nga po sa pangmalakasang feature dito sa 125cc na scooter na ito, meron po siyang HSTC or yung Honda Selectable Torque Control or TCS, Traction Control System. So ito naman yung mekanismo na kapag dumaan ka sa isang kurbada at madulas na kalsada, kusa nga pong mag-a-adjust yung gulong mo sa likuran para hindi ka sumemplang. Kaya kung isipin mo para sa isang 125cc na motor na may ganong klaseng mga features, napakatindi niya. Pero mas matindi yung presyo niya. Pero para sa mga nanonood, ito yung pinakamatindi. Ang inaabangan ng lahat, sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension.
So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito. Maganda ang bounce. Manigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present ka ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanteng feature. So una na nga po dito ang kanyang lagay ng istalyon, at nakakalungkot mang sabihin, wala po siyang ganun. Wala siyang lagayan ng istalyon, pero meron po siyang sabita ng pulutan. At oras na nga po para sa ating ride horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong ride horse. So therefore, ang motor na ito ay talagang recommended. At regarding naman po sa presyo niya, ito nga po ay nagkakalaga ng 3,999 pounds. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 275,000 pesos. So para nga po sa isang 125cc na scooter na may ganong presyo, hindi talaga nakakatuwa. Pero syempre, dapat pa rin natin tandaan na yan lang naman po ay presyo sa ibang bansa. Kung sakaling dali niyan sa Pilipinas, panigurado magbabago ng presyo niyan. Pero sa ngayon, mas malabo pa sa sabaw ng pusit na ilabas yan sa Pilipinas. Yung Winrix nga wala pa. So hanggang dito na lang muna mga brad, kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa ibaba. Keep bye!